makipagsiksikan si Pastor Apollo Kibuloy sa mga bilanggo o nakipagsiksikan sa mga bilanggo sa Pasig City Jail na ang naturang selda ay para lang sa 5 mga bilanggo. Ngunit, yun, inuukupa ng 35 na mga bilanggo at walang special treatment daw. Kung matatandaan niyo po, nung mahuli po natin siya nung September 8, he was temporarily detained po dito po sa custodial facility to give way po doon sa order po ng court na mag-undergo po siya ng medical assessment because of the motion filed by their camp na requesting na ma-house arrest po siya or hospital arrest. That was denied by the courts, but however, the court ordered po the PNP to conduct kay medical findings. So natapos na po yun, nakapag-comply na po tayo sa korte. Kasi bawal po sa amin yung panakadlakad po, sir. Eh. Kasi sa daming tao, masikip na ngayon ano namin, yung sa loob. Oh, masikip daw ang loob sa kulungan kung saan si Pastor Apollo Kibuloy ay makipagsiksikan kasama ang mga bilanggo. Tatalakayin natin ito. Sa unang pagkakataon, may inilabas na video sa aktual na paghuli ni Pastor Apollo Kibuloy at nakunan pa ito ng drone sa isang media yung galing sa Davao at isinakay siya sa C-130. Tatalakayin natin bago tayo papasok sa punto por punto. Ayon sa kanila, posible daw umanong maging mayor si Pastor Apollo Kibuloy sa selda. Maniniwala kaya kayo? O magiging self-proclaim na naman ang pagiging mayor nito? So, may inilabas ang PNP na actual video sa paghuli ni Pastor Apollo Kibuloy. No? Ito ang inilabas nila na video. Yung isinakay na siya mula sa kanyang pinagtaguan, isinakay na siya sa bus at patungo itong C-130 na naghihintay dahil C-130 dadalhin sila kasama yung mga kasama ni Pastor Apollo Kibuloy doon sa Manila kung saan i-present sila. Ito. Bago dito mga kapatid, nakunan pa ito ng drone sa isang local media sa Davao. Ito ang drone na video habang hinihintay. Oh, yun, may mga sasakyan na nakaparada habang hinihintay yung paglabas ni Pastor Apollo Kibuloy sa building kung saan siya nagtatago. Ito na ang sasakyan, nakasakay na si Pastor Apollo Kibuloy patungo yan ng convoy ng sasakyan. Nakunan ito ng drone. May nag-una, patungo ito ng C-130. Ito ang C-130. So, nauna nang sinabi ng DILG na sa pangyayaring ito, may kondisyon si Pastor Apollo Kibuloy na ayaw daw niyang makipagkita sa makipagkita sa kay General Torre. Ito, sakay na sila sa C-130 diretso para
Manila. Ito din ang sinabi ni General Torre noon na hinintay niya. Kung di pa nakarating ang C-130, lulusubin talaga umano nila. At yon. Ang PNP, ito naman ang inilabas nila na video. No? Sa actual na paglabas ni Pastor Apollo Quiboloy, yung sinabing sumusurrender si Pastor Apollo Quiboloy, pero iginiit naman ng PNP na nahuli nila dahil naiipit na sa operasyon. Ito ang inilabas na video kay Pastor Apollo Quiboloy na pasakay na sila kasama yung mga iba niyang mga kasamang wanted din na ngayon kapwa silang nasa Pasig City Jail habang nililitis yung patong-patong ng kasong isinampa laban sa kanila. Oh. Yan, ito ang video na inilabas ng PNP. Oh. Ito si Pastor Apollo Quiboloy. Pagkatapos pinakita dyan ang pagbasa sa warrant of arrest niya. Okay. Bakit naka-blurred kahit na yung mag-shot niya? Dahil isa yun sa mga hinihiling nilang na kondisyon noon na dapat susuko siya basta naka-blurred. At kung napansin niyo yung pagdala niya sa ito na. No? Bumaba na sila. Bumaba na sila. Ay nalabas itong video na ito. Ito si Pastor Apollo Quiboloy. No. So at ngayon yan. Para na sa pagpasok. Hindi yata ito nakuha sa ibang mga media ang video na ito. Nakita nyo ba ito na inilabas sa ibang mga malalaking TV network? Itong video na ito na inilabas ng PNP. Ito na pagbasa. PC Branch 106, and for a crime of paragraph 14 in addition to paragraph 14 and section C in the of RA number 92 of it as amended by RA number 1064 issued by presiding judge. Oh, so binubulungan siya ni RTC Branch 159 Pasig City and arrest and detention issued by the Senate of the Philippines dated March 19, 2024. You have the right to remain silent. And any statement you make may be used for or against you in any court of law in the Philippines. You have the right to have a competent and independent counsel of your own choice. And if you cannot afford the services of a counsel, the government will provide you one. Do you understand this license? Yes. So sumagot pa si Pastor Quiboloy na yes, na nang tinanong siya, do you understand? Ito, sinaalalim siya ng medical check-up. Oh, bago siya i-present sa media. Yan. Imagine ang malaharing buhay ni Pastor Apollo Quiboloy pagkatapos makipagsiksikan siya sa selda na dapat lima lang ang papasok pagkatapos ang nag-occupy ay 35 daw na bilanggo. Kung matatandaan niyo po, nung mahuli po natin siya nung September 8, he was temporarily detained po dito po sa custodial facility to give way po doon sa order po ng court na mag-undergo po siya ng medical assessment because of the motion filed by their camp na requesting na house arrest po siya or hospital arrest. That was denied by the courts, but however, the court ordered po the PNP to conduct kay medical findings. So natapos na po yun, nakapag-comply na po tayo sa korte. Kasi bawal po sa amin yung panakadlakad po, sir. Eh. Kasi sa daming tao, masikip lang yung ano namin, yung sa loob. Oh, masikip talaga ang sa loob kung saan si Pastor Apollo Quiboloy makipagsiksikan.
At ayon kay Attorney Torion, ang legal counsel niya, si Pastor dinadala na po dito, no? Bilang ako nakahabol kasi galing ako sa Department of Justice. Actually, I filed a motion for reconsideration yesterday questioning the order because it was filed 2 days ago and it was granted the day after. So after an hour, I also filed a motion for reconsideration explaining among others why there is legal as well as factual questions concerning the order, but apparently it was not acted upon in the light of the fact that the presiding judge is abroad. And the matter has been referred to the pairing judge, but of course, because of the thickness of the folders, I don't think that the same can be acted upon right away by the pairing judge. So we have no other recourse except to comply with the order of the court. And here we are. I'm here to meet the good pastor. Paano po yan? Ikagagaling niya sa ospital, ano? Kaya nga. So, diretso dito. So, kaya nga. Mag-uuna ako siguro after this para kausapin ko po yung warden. Pero honestly, nandito. So, sino bang mag-aakala na yung malaharing buhay ni Pastor Apollo Kibuloy na meron siyang sariling kingdom? Yeah? Malahari. Imagine, pinapaligo pa siya ng mineral water daw ayon kay Arlene Stone. Oh. At ang daming mga kaibigan niya na mga politiko, maliban na siya ay dating spiritual advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero maabot talaga sa punto na ganito. Pero kung naalala ninyo mga kapatid, saan nagsimula ito? Saan nagsimula ito? Nagsimula ito sa intelligence fund, di ba? Tinanggal ang intelligence fund ni Vice President Sara Duterte. Matapos tinanggal yon dahil sa isyo, ito din ang iginiit ng mga supporters ni dating Pangulong ni Vice President Sara Duterte. Ang presidente, ang vice president daw, at iba pa, meron naman sila mga intelligence funds. Pero, kitang-kita daw na si Sara Duterte ang iniinitan talaga, ayon sa kanila. Nang di na-approve yung intelligence fund niya, doon na nagsimula ang banat ni Pastor Apollo Kibuloy sa kanilang media outlet, yung media arm niya, no? Ang SMNI. At nahuli na yung mga anchor person nila ay nagpakalat ng fake news kaugnay sa salapi na ginasto ng House Speaker na si Romualdez. No? Kaya doon nagsimula. At nadagdagan nung binanatan pa ni Pastor Apollo Kibuloy sa audio niya si Pangulong Bongbong Marcos, si First Lady at si House Speaker Romualdez. Mabigat yon. Doon na binuhay yung nakatulog. Ah, hindi naman binuhay dahil hindi naman yung namatay. No? Biglang gumising yung nakatulog na mga kasong nasa Department of Justice. At yon, isang pa talaga, doon na nagsimula na may maliban sa warrant of arrest sa Senado at Kongreso, inilabas yung mga warrant of arrest sa mga patong-patong na kaso laban kay Pastor Apollo Kibuloy at sa mga kasama. No? Sa unang mga warrant of arrest, yung mga kasama ni Pastor Apollo Kibuloy, sumuko sila at nakapiansa sila. Pero mayroong warrant of arrest, yung human trafficking, na wala kasing piansa. Kaya sabay na silang
nagtatago. At si Pastor Apollo Kibuloy, sabi niya di talaga siya magpapahuli dahil may plano daw ang Administrasyong Marcos kasama ang US na pag mahuli siya, papatayin umano siya. Yun. At merong unang operasyon para hulihin si Pastor Apollo Kibuloy, maliban dyan, meron pang inilabas na video na AI, klarong-klarong AI talaga, na nagsasabing, ako si Pastor Apollo Kibuloy, wala na ako sa Davao, dapat wag na kayong maghanap sa akin, nasa ibang bansa na ako. So, yun, tinatalakay din natin na maaring propaganda yon para ipalabas na wala na talaga siya sa kingdom niya. Kung talagang nasa ibang bansa si Pastor Apollo Kibuloy, bakit kailangan pang ilabas yung video na wala na siya sa Davao? So, lalo pang mas nagduda na talagang nasa area siya. Pero yung intelligence kasi, ang koneksyon nila ni Torion, dahil sa unang pagkakataon, yung general ay inilipat kasi, no? Dahil palpak yung unang operasyon nila. So, sa pangalawang operasyon, doon na, tinututukan na talaga si Pastor Apollo Kibuloy. Hanggang naipit na ito, no? Tinatawag na si Torion at mga kasama doon sa Senado. Sabi ni Senador Bato na wala na talaga umano. Parang siguradong sigurado si Senador Bato noon na wala na talaga sa area si Pastor Apollo Kibuloy. Pero nang naipit doon, nakipag-negotiate na susuko. At sa negosasyong ito, habang hinintay, ito na ang drone na nakuha sa local media, no? Na may convoy na mga sasakyan, hinihintay yung paglabas ni Pastor Apollo Kibuloy para dalhin siya sa C-130. Dahil ayon din kay General, sa interview kay General Torre, pag di makarating ang C-130 at wala siyang makita, binibigyan niya ng ilang oras daw, lulusob sila sa pinagdudahang area na pinagtataguan ni Pastor Apollo Kibuloy. Ngayon, ito na, convoy. Sa kondisyon na, yon, naka-blurred ang mukha niya at ayaw niyang makipagkita kay General Torre. Kaya sa inilabas na video ng PNP, ito, inilabas nila, oh, may marka pang PNP PIO na inilabas sa Philippine National Police, doon naka-blurred na talaga si Pastor Apollo Kibuloy. At siya'y nasa Pasig City Jail na. Oh, so, malaking pagbabago talaga. Dahil yung pinapaliguan ka sa mga servants mo, no? Pagkatapos, yung pinapaligo ay mineral water. Tapos, eto na, makipagsiksikan sa mga bilanggo na ang silda ay para sa 5 bilanggo lang. Pagkatapos, ang mga bilanggong nakapasok diyan ay nakukulong 35 daw. Eh di, grabe ang siksikan. Imagine, sa sa selda na para sa 5 tao, 35 ang magiging kasama ni Pastor Apollo Kibuloy. Oh, grabe ang siksikan talaga. Kaya abangan natin kung ano ang susunod na kabanata dito, dahil
tutukan natin itong kaso ni Pastor Apollo Kibuloy, mga kapatid. So, nagiging kakusa na din sila ni Alice Guo, no? Dahil si Alice Guo na nandyan sa Pasig City Jail din. Okay? So, yon ang update, mga kapatid, sa kay Pastor Apollo Kibuloy. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.